Hello po, mga be. Ito po yung kadugtong ng 10 Bible verses about putting God first. So, natapos na yung 1 to 4. Ito po yung 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, number 5, Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. So, kung babasahin niyo po ito, is nagsabi po dito, kailangan natin sumuko kay Jesus dahil siya ang ating Pangulo. So, ito pong mga verse na to na putting God first. So, uunahin po natin ang Panginoon. So, number 6 is Colossians chapter 3 verse 17. Kahit anong ginagawa at salita, ito ay gawin natin sa pangalan ni Jesus na nagpapasalamat tayo dahil sa ginawa niya. Diba ang ginawa ni Jesus is tinubos yung mga kasalanan natin? Nilansang siya sa krus at namatay. So, dito po yung matatagpuan sa Colossians chapter 3 verse 17. Number 7 is Exodus chapter 20 verse 3. So, huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko. So, ito po is malinaw po dito na sa Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko. So, wala po tayong Diyos-Diyos sa harap ng Panginoon. Naninibugo po siya. Kaya, ito po is ano po ito. So, number 8. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Tumiwala ka sa Panginoon. Huwag kang maniwala sa sariling kaunawaan. So, minsan pag tayo po nagbabasa ng Bible o yung mga paniniwala po natin sa sarili natin, yung pagkakaintindi natin is huwag po tayong maniwala dyan. So, kailangan pala natin, kikilanin mo siya sa lahat ng mga bagay o kilos. So, lahat pala is kikilanin natin ng Panginoon sa lahat. At siya po ay magtuturo sa atin sa ating landas, sa ating patutunguhan. So, kailangan lang natin pong sumunod sa Panginoon. So, number 9 is Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Parangalin mo ang Panginoon. So, parangalin natin ang Panginoon sa ating kita, tinangkilik at anumang bunga ng lahat ng ari-arian natin. So, kailangan pala din natin bigyan ang Panginoon, di ba? Kung napapansin niyo po sa mga simbahan, lahat po ng simbahan is talagang nangungulikta. Di ba sa Katolik po, nangungulikta po ng yung tawag nito, yung sina, ganyan, ganyan, ganyan. O sa mga born again naman, minuhulog lang. O meron din po yung 10% na sakita natin is ibigay po natin sa Panginoon yung una-unang sahod natin. So, kailangan po natin sa Panginoon po ang uunahin natin. No? So, at ibibigay niya po sa atin ng siksik, maapaw
Kumbaga, ibigay tayo sa kanya sa pamagitan ng simbahan, kahit saan tayo na simbahan, basta tayo po'y nagbibigay, ibabalik po yan ng Panginoong Hesus na umaapaw pa. So, dati po is ganyan din po ako, sa simbahan lang to pupunta. Sila-sila lang magana. Hindi, ngayon po is talagang dito po nalaman na talagang magbibigay po tayo sa Panginoon. Dahil po is ginagamit lang sila para sa kanila natin ibigay. Tapos yung Panginoon ang magbabalik at umaapaw pa po. So huwag po kayong manghihinayang na magbigay sa simbahan. Kahit saan kang simbahan. Saan kang, ano ka mang Katoliko, born again, o iglesia, o ano pa yung mga iba-ibang mga religious. Basta yung paniniwala mo lang. Paniniwala mo. Sumunod ka sa Panginoon. At magbibigay ka. Dahil po ay maraming blessing po yan at maapaw pa. Doble po. So, no? And the last is Psalm chapter 27, verse 4. So, isa lang pong bagay ang hinihilingin po natin. Ang makapasok sa bahay ng Panginoon. Di ba nung una is hanapin natin. Hanapin natin ang Panginoong Hesus. Nung una. So, marami po tayong mga bagay-bagay na gagawin. Hindi po pala ito-ito. Yung mga ito, ganito, ganyan. Hindi pala po ganun. Kailangan din po natong meron po din parang 10 commandments po na kailangan nating sundin. Tapos ito naman, sa Bible, 10 Bible verses about putting God first. So, lalagay po natin sa sarili natin, ang Panginoon. So, meron po yung 10 na mga verses. So, ito yung una po is yung hanapin ang kaharian ng Panginoon at sumunod, pasanin ang cross, you know? So, I encourage you guys na kung ano man yung lahat ng mga naranasan natin na mga kahirapan, so unahin po natin hanapin ang bahay ng Panginoon. Sumunod po ay magtiis po tayo. Katulad niya na nagpasan-pasan niya ng cross, naglalakad. At pangatlo, wala pong yaman sa mundo. Yung lahat ng po ito is mawawala po. Mamamatay po tayo. Walang-wala. At ang pang-apat, mahalin ang Panginoon at ang kapwa natin. Ito po yung pang-apat. At ang panglima po is, yun na po yung sinasabing kailangan nating sumuko sa Panginoon. Kaya siya po ang ating Pangulo. Kaya pong po. Tapos yung pang-anim, yung mga salita natin ng mga ginagawa, ito gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po tayo sa ginawa niya. Ito po yung pang-anim. So, lahat pala ng bagay na gawin natin is kailangan natin ipapangalan kay Panginoon kung lagi po tayo magpapasalamat. So, number 7, ito po yung huwag kang magkaroon ng Diyos. Diba? Kasi yung iba po is iba na yung Diyos-Diyos nila eh. Huwag po, hindi po yun tama. At yung pang-8, yan, kung tumiwala ka sa Panginoon, huwag kang maniwala. Kung baga, magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Dahil ang Panginoon ang magbibigay sa iyo
kung saan ka pupunta, saan lang gusto mong puntahan. So, yung mga anong plano ng buhay mo, maniwala ka sa Panginoon. Tumingi ka. At ituturo niya ang landas. You know? Ang number 9 is yung pong magbibigay po tayo. Ano man yung meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Dahil ibabalik niya po sa atin. At yung pang-sampu is yung makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. So, marami tayong gagawin yan. 1 to 9. Bago tayo pala makapasok sa kaharian ng Panginoon. Para pang sabi natin ano. Yung bang wow. So, hanapin natin ang Panginoon, ang bahay ng Panginoon. Tapos, sa ating paghahanap pala, marami tayong pagdadaanan, no? Napakaraming natin gagawin. So, basahin nyo lang po mga kaibigan, yung mga verse, at meron po kayong makukuha. Ito po yung kung baga general na paano natin ilagay ang Panginoon. So, una-una po ito natin gagawin para ang buhay po ay tuloy-tuloy at masunod natin siya. Makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon Jesus. So, talagang po at sana po is meron po kayong matutunan dito sa 10 Bible verses at i-apply po natin sa ating sarili. No? Let us pray. Lord God, salamat po sa buhay na pinahiram mo bawat isa sa amin sa mga nakikinig dito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga taong nag-a-apply ng 10 verses, Panginoon. Kahit isa, dalawa o tatlo, Panginoon, maraming salamat. Kami po iyong i-guide, Panginoon, sa aming mga pupuntahan. Lord God, kung ano man yung kahilingan bawat isa sa amin, kalusugan, pamilya, katrabaho, kamag-anak, Panginoon, at ang mga boss, kami po yung iblis, Panginoon. Mga kahilingan, Panginoon, isipigay mo yung lalo na po yung may mga sakit, Panginoon, pagalingin mo yung mga taong nangangailangan sa iyo. Nangangailangan ng pagmamahal, Panginoon, ibigay niyo po sa amin. Yung mga taong naligaw, Panginoon, na hindi ka kilala, Panginoon, paramdam mo ang yung Holy Spirit upang maalala ka, Panginoon, at makilala. Lord God, lahat ng kailangan namin ay natutupad. At nagpapasalamat kami sa iyo. Hindi po namin maisa-isa ang lahat ng binigay. At kami po ay patawarin niyo, Panginoon Jesus. Ito po ang aming mga kahilingan at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So, thank you guys. So, bye-bye mga baby. It's time to go. Thank you. So, please, kung gusto niyo pa pong makita yung mga ibang upload ko, subscribe lang po kayo para tuloy-tuloy po ang ating pagbabasa at meron kasamahan niyo po ako sa mga ibang mga search. Dito po kasi natutunan ko yung mga bago na hindi ko alam. Yun po, nalaman ko na po. So, good luck sa ating lahat. At sana po ay meron po kayong matutunan po. Bye-bye!